kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Kapag nasa banyagang lugar ka, ay halos imposible na hindi kapag didiskitahan kapag nakita ng mga purong taga roon na hindi kanila kauri. Pangkaraniwan na yan kahit saang parte ng mundo at hindi na yan bago sa mga Pilipinong nakipagsapalaran sa ibang bansa. Ang pinakaambisyon ng nakararami ay ang makapunta sa Amerika. Nasa isip kasi ng mga Pilipino na mas giginhawa ang buhay kapag nakapunta sa Amerika at kumita ng dolyares. Mas malaki ang palitan ng dolyar kaysa peso, kaya siguradong mas madaling maiaahon sa hirap ang pamilya kapag nagkataong makapunta ng Amerika. Pero hindi alam ng lahat ang hirap at ang pang-aalipustang pinagdadaanan ng nakararaming Pilipino doon, lalo na noong unang panahon. Kahit na ba ngayon na ang mga doktor at nurse nila ay nanggaling sa bansa natin at pinagsisilbihan sila, ay mababa pa rin ang tingin nila dahil dayuhan lang at hindi puti kagaya nila. Noong dekada 70 ay mas talamak ang pang-abuso ng mga puti sa mga nakatira sa Amerika na hindi mga Amerikano. Ang racism ay hindi lamang problema ng mga itim, kundi kasali na dito ang mga Inchek, Arabo, Indiano at pati na mga Pilipino. Idagdag pa dito ang mga street gangs ng mga Mexicano na palaging galit sa mga hindi nila kabaro, kung kaya't ang natitirang pwede nilang gawin ay manindigan, lumaban at kumapit sa mga kakulay nila. Ang grupong Satanas o STS ay isa sa mga grupong nabuo dahil sa mga ito. Maraming kwento ang pinanggalingan ng grupo nila, pero ang isang bersyon ay mas umaakma. Nagsimula ang kwento nila noong dekada 50, kung saan ang mga Filipino-Americans ay nakakabili na ng mga lupain na pwede nilang matirhan. Nagkataong sa California ay maraming Pinoy ang naninirahan dahil sa sipag at tiyaga. Ang iba sa mga Pilipinong ito ay nakabili rin ng kotse noong dekada 70. At kung walang mga trabaho ay nagtitipon-tipon ng mga ito, nagpapasikatan ng bawat isa sa mga magagara nilang kotse. At noong panahong yun ay ang Volkswagen ang kinahiligan. Subalit, dumating ang panahon na ang grupo sa 8th Street at Echo Park ay pinag-iinitan sila. Sa umpisa ay sinusubukan nilang umiwas, pero katagalan ay nauwi na ito sa rambulan dahil kaunti lang sila. Kung kaya't napilitan ang grupo na humingi ng tulong sa ibang mga Pinoy, at ang iba dito ay may koneksyon sa 13PI Gang. Dito na nabuo ang tinatawag nilang Satanas Gang. Tuloy-tuloy na ang girian ng mga grupo, at noong 1979 ay naging araw-araw na halos ang rambulan na kinailangan ng makisali ng LAPD. May isang binata na sinaksak ng miyembro ng Eden Street, pero hindi yon kasapi ng STS. Kung kaya't pinersonal talaga ito ng grupo, sinugod nila ang lugar ng mga Latino. Mabuti na lang at ang mga kapulisan ay handa sa mga panahong yun. Rason para mabuwag muna ang grupo at nagsipag-alisan muna para magpalamig. Pagbalik nila ng mga dekada 80 ay may mga ibang gangs na ang nakapuesto sa dating lugar nila na mga Pinoy din. Ang Pinoy Real at ang nangungunang bahala na gang. Kinailangan ng STS na magparamdam na nagbalik na sila at may ibang mga miyembro ng Temple Street na sumanib sa kanila, hanggang nagkaroon na rin ng mga miyembro na walang dugong Pilipino. Ang importante ay lumaki ang bilang ng grupo at manguna muli kontra sa ibang grupo. Nagpatuloy sila sa kanilang mga transaksyon hanggang sa mga unang taon ng 2000. May lumabas din na kwento na ang Satanas Gang ay galing daw talaga sa Temple Street na nabuo noong 1920s, at hindi lamang ito mga Pinoy kundi may halong Meksikano. Nagumpisa ang grupong ito na eksklusibo lang ng mga Pilipino ang kasali. Katagalan ay lumawak na ang sakop mula San Diego, Cerritos, Long Beach, San Fernando, Santa Ana at San Jose. Umabot pa nga ito sa East Coast gaya ng New York at New Jersey, kung saan ay marami ring mga kabayan na naninirahan. Hanggang ngayon,
ay buo pa rin ang Satanas Gang at may mga iba pang gang ang nabuo mula dito. May grupong tinatawag na Demonios at Diablos, pero hindi ito mga Meksikano, mga dugong Pinoy na mga anak o mga kapatid ng STS members. Marami pang ibang Filipino-American gangs ang nabuo mula sa grupong ito. Ang nakakatuwa lang, maliban sa parehang pang-aabuso ang pinagdadaanan ng mga Pinoy at Meksikano sa kamay ng mga abusadong Amerikano, ay hindi rin naman nagkakalayo ang itsura at kulay ng mga ito. Kaya kung may kaguluhan o may inatake ang sinuman sa magkabilang grupo, ay napagbibintangan ng isa. Kaya imbes na maging magkalaban, ay nagkasundo ang mga Chicano gangs at ang Satanas na magkaisa laban sa mga kalaban nila. Naging mag-aalyansa ang mga grupo para panatilihin ang kanilang mga interes sa kani-kanilang lugar sa California. Kung may mga labanan sa kalye o mga riot, makikita mo na ang mga Meksikano at mga Pilipino ay magkasamang lumalaban. Subalit, hindi lamang mga gulo sa kalye ang nagpasikat sa grupong Satanas. Simula nang nabuo ang grupo at napakita nila na sagot nilang isa't isa, ay lumakas din ang loob ng mga ito na sumabak na rin sa pagtutulak ng ipinagbabawal na bisyo, pati na ang pagnanakaw. Kanya-kanyang teritoryo sila at kung lumagpas o manulot ang mga kliyente at buyers ng mga produkto nila, paniguradong dalawa lang ang magiging ending. Matalang ang walang latay o wala ng buhay na ititira. Marami silang mga kaaway na iba't ibang mga lahi. Minsan, sa hitsura na lang nila binabase. Kahit maliit na atraso ay hindi nila pinapatawad para mapanindigan na sila ang batas sa lugar nila. Kapag mayroon namang gumalaw sa miyembro nila at natodas ito, ay imposibleng hindi nila ito ipaghihiganti. Kagaya na lang ng isang high profile na kaso na pinag-usapan talaga. Naganap ito noong December 1982. May tumumba sa isa nilang kamiyembro. Kaya pagkatapos ng libing nito, ay agad na nagtipo ng mga Satanas members para pagplanuhan kung ano ang dapat nilang gagawin. Ang alam nila ay nakatira sa Eagle Rock ang tumira sa kasamahan nila. Kaya nagplano sila ng maigi. 5 araw ang nakalipas ay isinagawa na nila ito. Lula ng 2 sasakyan. Sumugod ang grupo ng Satanas. Kasama ang leader ng grupo na si Simplicio Mortel. Dumiretso ang grupo sa eskinita sa may likuran ng bahay ni na Francisco Gomez. Nagkataon na si Gomez ay nasa labas kasama si Luis Silva at isa pang kaibigan nila. Lalakarin sana nila ang tuksido ni Gomez na ikakasal ng linggong yun. Nagpaputok ang grupo ni Mortel at narinig iyon ni Gomez. Imbis na umiwas ay sinunda ng 2 ang pinanggalingan ng putok. Naiwan lang ang isa nilang kasama. Hinabol nilang 2 sasakyan sa intensyon na makuha ang plate number nito. Pero isang pagkakamali ang ginawa ng 2 dahil nakaabang na ang sasakyan sa kanila. Binira sa ulo si Gomez. Samantalang si Selva naman ay tinamaan sa likod. Rason ng kanilang agarang pagkatodas. Naging malaking kontrobersya ito dahil sina Gomez at Silva ay hindi pala mga gang members at mali ang impormasyong nakuha ng mga miyembro ng Satanas sa kamalasan ng grupo ay may nakapagsumbong sa kapulisan at nahuli ang mga ito. Si Mortel ang napuruhan ng kamalasan dahil isa sa grupo nila na si Romeo Bayani ay tumanggap ng plea bargain. Pumayag siyang maging saksi kapalit ng mas mababang parusa. Hindi na pinatagal ang paglilitis kay Mortel hanggang sa ito'y naging tuluyan ang convicted. Hindi nga ito umabot ng 2 linggo. Pinatawan siya ng 55 taon na pagkabilanggo. Pero nakalabas siya ng maaga pagkatapos ng 23 taon. May isa pa silang miyembro na tinodas din ng isang miyembro ng Satanas Gang na si Arnel Salagubang. Nangyari naman ito noong 1989 at ang sinawim palad ay si Manuel Rodriguez. Nag-umpisa lang daw sa bangayan at sagutan hanggang bumunot na si Salagubang ng isang maliit na baril at binira si Rodriguez sa ulo. Sumibat kaagad si Salagubang sa pinangyarihan ng krimen at dumiretso sa lugar ng mga kasamahan upang magtago. Pero may isang saksi na nakakuha sa plate number ng sasakyan niya na kaagad namang ibinigay sa mga pulis. Sinubukan pang itago ng grupo si Salagubang pero natimbog pa rin ito dahil sa bisa ng arrest warrant.
marami-raming mga kwento ng paglabag sa batas na ginawa ng grupo ng Satanas, at ang mas marami dito ay ang mga kaso nila sa panunodas. Binago nilang pananaw ng nakararami sa banyagang lugar ng Amerika na ang mga Asyano ay bahagang buntot at madaling takutin. Ang sabi nga ng mga miyembro ng STS noon, huwag nang hintayin na maubos ang takot dahil hahabulin sila ng kampo ng Satanas saan man sila magtago. Subalit nitong mga nakaraang mga taon, marahil ay hindi na masyadong interesado mga bagong tubo ng mga kabataan sa mga gang at samahan dahil nasa harap na ng computer at gadgets nila. Ibang klaseng labanan at kalakalan na ang ginagawa nila na malayo sa nakasanayan ng mga miyembro ng STS noon. Mabuti na rin siguro kaysa may mabawian naman ang buhay ng wala sa oras. Ikaw, gusto mo bang maging miyembro ng Satanas? Gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador.